Welcome back mga kabotel. Ngayon, ang pag-usapan natin ay paano ba natin paugatin o paramihin ang lemon. So ito sa likod ko mga kabotel ay yan ay lemon. At ito'y kumbaga ay tumubo ito dito. Kumakain kami dito sa taas ng ano, hinulog lang namin dito ng mga binhi na pinagkain natin ito masyo. At ito mga kabotel ay talagang marami siyang bunga, marami na pinakuha. At may mga bunga hanggang sa ngayon. So gusto namin na paramihin at ito yung itanim kasi ito ay namumunga na. At kung magtatanim ng buto ay tumatagal pa ng mga 3 years bago siya magbunga. So ito mga kabotel ay kukuha kami ng pantanim at papaugatin muna namin saka namin ililipat. Malahaba yung kanyang tinik. Ayan. So dapat ay ganito yung pagputol oh. Naka 45 degrees siya. Ayan. At ito ay dapat ilagay sa tubig agad. Ito yung mga butil oh. Ay mga bulaklak na. May mga bunga na. So ito ipuputol-putulin na lang natin no? Para marami din ito. Ayan. Tama na siguro ito. Mayroon mga kabotel sa ilalim mo sa tubig. Eh. Mahirap mapumunta doon sa may putik. Ayan. Ito. Tsaka nandoon sa ilalim oh, hindi naman kukakita oh. Tsaka nandoon sa kabilang side. Yan oh, yun oh. Hindi na mapansin kasi masyadong mapukuha. Hindi namin alagaan nandito malapit, nasa likod ng bahay namin eh. Ito mga kabotel oh, tatlo. Tsaka ito pa. Nasa ilalim yung malaki eh. Hindi na papabayaan kita namin ito eh. Halo-halo siya. Ayan o. Yung malaki na yan o. Ayan o. Tsaka yun nandun sa ilalim o. So ito po. So ayan. Dapat kasi namin ay i-trim ito. Kasi nandito na sa ano. Nandito na sa mga sa ano ng tubigan. So bukod tayo ito mas mabuti yung medyo hindi kasi ito matanda eh para tumubo agad. Ayan ito pa. Ayan may pinit ito eh. Ito pa mga kabote lang. Tignan mo bulaklak oh. Ito oh. Ayan. Subukan natin. Kuhan nyo ito. Kung mabubuhay siya. Ito lang. Ito na lang kasi ito naman ay gano'n eh. Mapuputol din yan dahil sa ano ng palay. So et, ang ginagawa lang namin mga kaputol ay ito ay pagkakuha, siyempre ating ibababa sa tubig. At least, mga ilang oras bago siya itanim. So, at ang lupa ay dapat ay buhagag ganito. Kasi pag siya ay clay, ay posibleng pag magdilig tayo, hindi siya mag-absorb agad. At yun ang makakapagpasira ng tanim ng kanyang katawan. So, dapat pati siya ay buhagag para yung ugat niya ay hindi siya mahirapan lumugo. So, ito ay tulad dito, simple-simple lang ang pag ano yan eh. Kuha tayo sa. Ito.
ito ay pwede natin bawasan ng dahon kung gusto natin, pero ako hindi ko natin binabawasan. Okay lang naman yan. Tatanggalin lang itong dahon na sa baba. At saka itutusok lang pa ganyan. Utusok lang. Tanggalin mo natin yung mga mabuo na ito. Ayan. So ganoon lang ka simple yan. Babadla sa tubig ng ilang oras. Kasi pag yung nat kaya ibabad para hindi siya mawala yung kanyang ano, yung kanyang katas, yung para siya ay basa pa rin. Ganito lang yan eh. Madali lang naman yan magtubo. Medyo malimit ito kasi ito ililipat naman. At saka ilagay lang natin mga kabutil sa isang lugar na hindi siya masyadong mainitan. And pwede rin natin siyang takpan ng plastic para yung moisture niya hindi siya ma-evaporate. Kasi pag ganyan lang at yan ay mahin natin matakpan, ay posibleng mauubos yung kanyang yung tubig sa katawan niya. Posible siyang mamatay. So, ilagyan lang natin yan, tapos diligan siya. Diligan ang tubig. Ayan. So, ganun lang kasimple. After mga ilang linggo, ito yung makikita natin na magkakaroon siya ng mga tulad nito. Magkakaroon siya nito. Yan. Ayan. So, magkakaroon siya ganito after mga ilang araw yan. Pero linggo pa ang ano, hindi lang isang araw kundi mga dalawang linggo hanggang tatlong linggo bago siya magkaroon ng ugat. Makita mo siya talagang buhay na. Ayan. So napakasimple lang, tabunan lang natin ng plastic para siguro at ilalagay sa isang lilim para hindi siya ma-stress, kasi pag ma-stress siya ay yun ang magiging sanhi at siya ay mamamatay. Ayan, so ganun lang kasimple. Meron ako dito mga kabutil na itinanim na nauna na ilang ano, ito mga kabutil. Ayan. Ito, yan, matagal na, parang 3 weeks na ito o 2 weeks, parang 3 weeks na siya. Kung inyong mapansin mga kabutil ay ito, meron na siyang yung sinasabi ko kanina. Ito, ano na niya, yan. Itong isa, ito buhay na. Tingnan natin na ang kanyang ugat. Kasi ito ay marami ng ugat mga kabutil. Oh. Yan. Ito ay ugat na. Hindi ito ugat ng ano. Ito yung kanyang kulay na ano. Ito yung ugat niya. Yan, dam. Buhay na, tanggalin natin. Ayan. Ayan, tingin nyo. Ayan ang sinasabi ko. Ayan. So, buhay na, tingnan natin itong isa pa. Wow. Okay, yung mapansin mga kabutil, ang haba ng ugat. Oh. Bakit mahaba siya ang ugat? Dahil yung lupa, ito yung carbonized resal. Eh. Ayan, tignan mo. Ayan. Oh. So, ito. Ayan.
kitang-kita natin yung sigurado siyang buhay na. Ayan. So dapat ay yung ating kukunin ay yung tamtaman lang yung kanyang bata. Huwag yung sobrang bata na tulad nito, ang puno. At huwag naman yung sobrang tanda na tulad nito. Ito na yung aking iniwala. Ah, mayroon pala ko dito yung gaya na sobrang tanda. Yun ay hindi, walang, ito. Ito mga kabotil, hindi ko naman sinasabing hindi mabubuhay. Pero ito ay, yung chances niyang mabuhay ay hindi siya ganun ka, kalaki. Mababa ang percentage nito na siya ay umugat kasi medyo maedad na yung cuttings. Pero pag bata, pag sobrang bata naman, pag ganito, medyo hindi naman siya, yung katamtaman lang. Tulad nitong, ito yung katamtaman na sinasabi ko. Siya. Yan ang katamtaman lang. Yan. So, itong tinanim ko ito mga kabutil, hindi ko siya binalotan ng plastic. Ito, hindi ko na siya binalotan ng plastic. Nilagay ko lang doon. Parang, ano lang, basta tinusok ko lang. And then, pwede kayo maggamit ng growth hormones or para mawala yung mga insekto. Pwede tayo maggamit ng aloe vera, yung natural na ano, kumala tayong growth hormone. Or pwede gumamit tayo ng yung iba, yung honey. Ayun, para hindi siya maano ng mga bakterya. And then, pwede rin ang laway. Yan, pwedeng lawayan lang nabubuhay. Yun ay mga ilan sa pwede natin gamitin na alternative na growth hormone. Ang purpose lang nun ay para hindi siya mamatay. Kasi pag na-infected siya o na-infection siya ng ibang mga manano siya ng mga bakterya, ay yun ang magiging dahilan para hindi siya umugat. So, ganun lang. And then, bago natin itanim, ilabas talaga sa ano, sa araw, ay yung matagal-tagal na siyang may ugat. Tulad nito, ito ay talagang buhay na siya. Buhay na siya kasi ang dami ng ugat at mayroon na siyang panibagong yung bang sarili niyang so makakaparami na tayo mga kabutil nitong sinatawag na limon, na ang limon ay isa sa magandang yung iba ginagawa ito, binababa sa tubig at yun ang iniinom yung tubig na yun. So, malaki daw yung, marami daw yung mga karamdaman ang natutulungan para maayos. So, ganoon lang, napakadali lang mga kabutil. So, kung hindi naman kayo makapagpatubo ng ganito, makapagpaugat, kasi may mga tao na, kumbagay, sabi nila, mainat ng kamay, hindi daw basta makapabuhay. So, pwede naman ang gawin ninyo ay imamarkot nyo na lang. Kasi sa marakot ay okay lang yun kasi may mag-ugat siya ng mag-ugat dahil nakakabit pa siya sa puno. So ito yung pinapakita ko lang na madali tayong makapagparami. So itong aking tinanim dito, mahigit siguro abot ito ng 10. So marami kagad yung ating may itatanim at pwede pa natin ipagbili. Kasi ito ay mga isang taon nito magbubunga na, posibleng bumunga na ito. Or pinakamatagal na yung 2 taon. Lalo na ating may maalagaan ng mabuti. So, yun lang, napakadali lang. At kaya nyo itong gawin. Kung kaya ko, kaya nyo rin gawin na magpatubo at magparami ng limon. So, yan lang mga kabutin. Sana ay na-inspire kayo. Nakatulong ito na kumbaga ay makapagbigay ng idea sa inyo. At sana kung inyong nagustuhan ay huwag nyo man ang kalilimutan i-like. At yung hindi pa nakasubscribe, just subscribe and don't forget to hit that notification bell para updated po kayo sa mga video naming upload. So yun lang po, maraming salamat. And shout out kay Lil Jeff Pandulina. And then kay Christopher Puyat at kay Rodel Sisikan. So shout out sa inyo and then sa lahat ng nandun sa mga OFWs, shout out sa inyo lahat and then yung lahat nandito sa Pilipinas, maraming salamat sa inyong panonood
Ito si Sir Jovel Falconet Engineer, isang grobe profesyon at isang farmer.